Higit 14 na milyong halaga ng suspected na Shabu na recover sa inilunsad na Bible separation ng Pedea Barm sa lalawigan ng Lanao del Sur. Oplan Galugat, inilunsad ang mga elemento ng Cotabato City PNP Station 4. Ilang mga cellphone, pocket wifi at drug paraphernalia kinumpiska mula sa magpapatupad ng mandatory wearing of a face shield at a face mask sa buong pampublikong sasakyan sa Rion 12 simula na ngayong araw. Cotabato City School Superintendent Dr. Balawag kinumpirma ang muling pag-defer sa pasukan ng mga mag-aral. Bangkay ng lalaki natagpuan sa bayan ng Dos. Bangsamoro Government at United Nations formal na ang nilagdaan ng Social Protection Program. Ilan ng mga persons under monitoring sa bayan ng Kabakan tumaas. COVID-19 isolation center ng bayan ng Sharif Saidona Mustafa formal nang binuksan kahapon. Brigada! Balita alas 7 sa mga bagong balita. Brigada Balita! At ngayon sa detalye po ng ating mga balita, arestado ang 5 katao kabilang isang minor de edad habang nasa 2 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 13,600,000 pesos ang nasabat ng mga operatiba ng Pedea Barm sa inilunsad na Bimas Operation sa panguna ni Lanao del Sur Provincial Officer Agent Enhan Enchandali Humalon sa ilalim ng liderato ni Regional Director Jovenel Azrin. Alas 4:30 ng hapon sa barangay Bago Ingon sa bayan ng Malabang, ang mananakip ay kinilala ni ng opisyal na sina Charlie Calis Talib, Radal Jadine Naming, Albasir Igo Bakundo, Michael Imbor Gamorano at ang minor na o minor de edad na ikinubli lamang sa pangalang June. Nakumpiska ng mga anti-narcotic operatives ang 2 kilo ng shabu, 1.5 milyong Bybus money, 4 na unit ng cellular phone, mga ID, 2 brown leather envelope, 2 isang piraso ng shoulder bag, isang genuine 1,000 peso bill, at ilang pang mga paraphernalia. Kasama ang isang itim na Rusi motorcycle. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng lockup cell ng Pedea Barm dito sa Cotabato City ang nasabing mga individual. Yes sir, good evening po. Meron po tayong bypass operation sa may barangay Bango Ingot, Malabang, Lanao del Sur po. Kaninang 4:30 po ng hapon. Madali at maayos po silang sumama, sir, sa kanina, sir. May na-recover po tayo, sir, na 2 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 13.6 million na may national average price po. Isang unit na Rusi Black Kawasaki motor, 4 na cellphone, isang genuine na 1,000 na nakapatong po sa ibabaw na, sa, ng 1.5 million na budol money. Yes, sir, naniwala kami kasi medyo may malaki po yung na-recover natin. Baka mag-isip-isip na po sila, sir. Bago! Brigada Balita! Ilang mga cellphone, pocket wifi at drug paraphernalia ang kinumpiska mula sa mga detainees kasunod ng Oplan Galugad na inilunsad na mga elemento ng Cotabato City PNP Station 4 kahapon ng hapon sa selda ng intended sa mga male detainees ng Police Station 4 at CPDEU sa loob ng himpilan ng City PNP Station 1 sa may Poblasyon 6. Ayon kay City PNP Station 4 Chief Captain Alexon Bona, umabot sa kanilang kaalaman ang nangyayaring pat session sa naturang loob at ang palihim na paggamit ng mga detainees ng cellphone sa loob kung kaya sinopresa nila aniya na galugarin ang loob ng selda. Tinitiyak ni Captain Bona na kung sino man ang mapatunayan na siyang may pasimuno sa katarantaduhan na nagaganap sa loob ng sinasabing selda ay may kalalagyan at mas lalong bibigat ang kasong kakaharapin ito.
Matatandaan na noong nakalipas lang na buwan ng Hulyo, hiniwalay ang mga nahuhuli ng CPDEU at City PNP Station 4 sa mga male detainees ng City PNP Station 1. So sa lock-up cell, 19 din po sa mga detainees ng Police Station 4. Isa ginagawa natin to dahil nga maraming report sa atin na maraming kontrabando na nakapasok dito sa sildang ito. Kaya nandito ngayon, kine-check natin yung mga kagamitan. In fact, initially maraming mga cellphone tayong na-recover, iba-iba klaseng cellphone, at saka meron pa rin po, meron pa pong mga wifi. So yun nga po, kinonfiscate po natin yung mga yon, at saka hanggang ngayon patuloy pa rin po yung paghahanap natin kung ano pa yung mga posibleng kontrabando na nandito sa loob ng sildang ito. Bali gagawin natin regular itong pag-check sa mga kagamitan dito sa sildang ito para po ma-maintain natin na walang kontrabandong nakatago sa loob ng sildang ito. Samantala, sa ibang mga balita, kinumpirma ngayong umaga ni Land Transportation Office Region 12 Director Bong Gonzaga na simula ngayong araw, epektibo ang pagpapatupad ng mandatory wearing of face shield and face mask sa lahat ng pampublikong sasakyan. Sinabi ni Gonzaga, mula nang matanggap nito ang memorandum circular noong pang Agosto 3, ay nagsimula na mag-ikot sa Region 12 ang kanilang mga deputy sa region upang ipaunawa sa mga transport sector ang pagpapatupad ng kautusan. Dagdag ni Gonzaga, nanagot ang mga drivers na sasakay o magpapasakay ng mga pasaherong walang suot na face mask at face shield. Ito bilang pagsunod na rin sa kautusan ng gobyernong nasyonal para makaiwas ang publiko sa nakakahawang sakit na COVID-19. We are again in receipt of that memorandum circular dated August 3, 2020 for mandatory wearing of face shield and face mask, no, to all public transport. So this means, ibig sabihin po nito, lahat ng public transportation kasama na aeroplano, mga barko, train, mga LRT, and kasama ang lahat, no, yung tricycle, jeepneys, vans, buses. So, effective today, August 15, umpisa na yung law enforcement campaign natin sa ating mandatory wearing of face shield again and face mask to all public transport. Sa dagdag ng mga balita, kinumpirma ngayong umaga ni Cotabato City School Superintendent Dr. Concepcion Balawag ang muling pag-defer sa pasukan ng klase ng mga mag-aral sa darating na October 5 mula sana sa unang naitakda na August 24, 2020. Sa panayam sa Banat Brigada kay Dr. Balawag kahapon, alam din niya aniya na natanggap ang naturang direktiba mula sa DepEd na maurong na ang klase base sa recommendation ni Secretary Briones na siyang inaprobahan ni Pangulong Duterte. Ayon pa kay Balawag, may tuturing na welcome development ang naturang hakbang ng DepEd para makapagpahinga din ng konti ang mga guro na babad sa kanilang pag-cater ng remote enrollment at upang magkaroon ng masapat na panahon para makapaghanda na rin. Nagdagpan ng opisyal na pagdating naman sa mga private schools ay kinakailangan lang makipag-coordinate ang kanilang heads sa tanggapan ng DepEd Cotabato for evaluation and recommendation sa DepEd Regional Office for Approval. Ang pagbubukas ng klase ay naiuring sa darating na October 5, 2020. No? From August 24, ito ay na-schedule ng October, no? By 2020. Sapagkat siyang dahilan, ito ay rekomendasyon din ng ating mahal na sekretary, Kalihim, Liling Briones. Ito ay nirekomenda niya sa ating Pangulo at inaprubahan po ng ating mahal na Pangulo na iurong po, no, ang pagbubukas ng klase sa Oktubre sapagkat nagkaroon ng MEU sa Metro Manila at sa mga karatibang mga probinsya at isa pa para mabigyan talaga ng mahapang oras ang mga logistical DepEd lalong-lalo na sa pag reproduction ng mga modules natin.
Samantala, sa ibang balita, pinagmulta kamakalawa ang isang terminal ng van sa bahagi ng Jose Lim Senior Street na lungsod matapos maagtuhan ng city government na lumabag ito sa ilang minimum health protocol na ipinatutupad sa ikalawang pagkakataon. Ayon kay Retired General Roland Balkin, isa lamang ito sa talaan ng Cotabato City Public Safety Office sa mga commercial establishment na pinagmulta ng 20,000 piso dahil sa hindi pagsunod ng pinatutupad ng minimum health protocol. Ilang commercial establishment na rin sa lungsod na nabigyan ng notice of violation dahil sa paglabag sa hindi pagsusot ng face mask. Walang social distancing, walang logbook, walang camera, walang footbag, at walang hand sanitizer. Formal ng nilagdaan ng Bangsamoro government katuwang ang United Nations nitong Huwebes sa pamamagitan ng isang virtual meeting ang Social Protection Program. Layunin ng Social Protection Program na makatulong sa mga vulnerable sectors ng rehiyon sa pamamagitan ng pagpapababa ng social and economic risk at vulnerability, gayon din ang maibsan ang matinding kahirapan sa rehiyon base sa naging pag-aaral ng Food and Agricultural Organization, UN website. Ayon kay Chief Minister Ahod Alhaj Murad Ibrahim, ay labis ang kanyang pasasalamat at nasasabik sa kahinatnan ng programa at sana ay magkaroon ito ng matagalang epekto sa mga komunidad ng rehiyong Bangsamoro na walang ibang ninanais kundi ang magkaroon ng mapayapang buhay at maraming oportunidad sa mahihirap. Sa iba pang balita, hindi pa matukoy sa ngayon ang pagkakakilanlan ng isang bangkay ng lalaki na natagpuan kahapon sa barangay Ambuluto ng bayan ng Dos sa Maguindanao. Ayon kay Police Lieutenant Gisette Tamayo, Deputy Chief ng Dato de Insinsuat Municipal Police Station, may isang concerned citizen umano ang tumawag sa kanilang himpilan kaugnay sa pagkakatagpo sa isang bangkay sa naturang lugar. Nagtamo ito ng sugat sa likurang bahagi ng kanyang ulo at may sugat din sa pangibabang bahagi ng katawan. Daan niya ay parang lapnos mula sa isang mainit na bagay. Sinasabing biktima ay nasa edad na 20 hanggang 30. Maliit ang pangangatawan, may suot na itim na t-shirt na merong nakasulat na king. Mulang jacket, jogger pants na color gray at iba pang may suot na plastic na bracelet sa kanyang kamay. Sa kasalukuyan, nasa pangangalaga na ng Villa Funeral Home dito sa Cotabato City ang naturang biktima. Ito ay may concern citizen na nagpaalam sa atin na may natagpuan nga daw po na patay ng tao doon sa remote areas na yun. So dali-dali ang aming tropa ay pumunta doon para iberifika kung totoo nga na may ganong pangyayari. So nung before, doon sa pagbaba namin sa may barangay road, nag-jahat sa kami doon sa papunta sa may remote area na medyo daanan naman siya, kaso daanan siya ng ano lang, bigfoot lang ng tao. So dadaanan mo yung mga plantation ng mga corn and coconut bago mapuntahan yung area kung saan napatuan yung bangkay. Sa iba pang mga balita, binuksan na kahapon August 14, 2020 ang COVID-19 isolation center ng bayan ng Sharif Saidona Mustafa sa probinsya ng Maguindanao. Ito ay sa pangunguna ni Sharif Saidona Mustafa, Mayor Dato Sajid Islam Ampatuan at Vice Mayor by Sandria S. Ampatuan. Sa panayam ng Brigada News FM Cotabato kay Vice Mayor Ampatuan, binubuo ng 18 bedroom ang naturang pasilidad na kumpleto sa mga kagamitan kabilang ang mga sabon at alcohol, comfort rooms at utility kitchen. Dagdag pa ng Vice Alcalde na mismo ang LGU ang babalikat sa mga pang-araw-araw na pagkain ng mga inaasang locally stranded individuals at returning overseas Filipinos o ROF na uwi mula sa kaniyang bayan. Pinatitiyak naman ni Mayor Dato Sajid Ampatuan na papasa sa standard ng COVID-19 facility ang naturang isolation center kung saan kabilang sa direktiba ni Governor Bai Mariam Sang Kimanguda Dato na sundin ang standard requirements ng Department of Health. Sa kasalukuyan ay nananatiling COVID-19 free ang bayan ng Sharif Saidona Mustafa kasabay ng paalala ng mga mag-asawang alkalde sa mga residente nito na sumunod sa mga health protocol na ipinapatutupad ng IATF. Actually, ang required lang sa amin before is 10, pero ginawa ng aming buti ni Mayor, ginawa niya 18.
bed capacity. Yes, kasi, pero sana naman, ano, konti lang yung magiging SI namin, yun yung minimish namin. 18 is siguro enough kasi based dun sa previous months, no? Hindi naman umabot sa 5 yung LSI namin. So, tingin ko, kasha. Hindi katulad ng ibang munisipyo, no, na may mga buildings na, wala kaming buildings na pwedeng i-convert into an isolation. So actually ito is dating daycare center, maliit na maliit lang. So kaya natagalan kasi pina-extend. And then instead na pinalakihan na ni Dato para in the future pwedeng magamit, no, pag wala na yung COVID. Pwede gawing mini clinic or... Samantala sa iba pa mga balita, bahagyang tumaas ang bilang ng mga persons under monitoring o BUM sa Bayan ng Kabakan sa probinsya ng North Cotabato. Sa datos ng Kabakan Municipal Epidemiology Surveillance Unit, pumalo na sa 100 at 4 na po ang mga BUM doon. Bagamat tumaas, dumarami naman ang mga nagsisipagtapos ang nilang mga quarantine na abot na sa 1,600 at 11 ang cleared na. Nananatili naman sa isang suspected case sa bayan at isa rin ang confirmed case na binigyan na extension ang kanyang quarantine upang matiyak na ligtas ito sa COVID-19. Isang guro sa Sultan Kudarat ang patay dahil sa coronavirus disease o COVID-19. Ayon sa Isulan Municipal Health Office, naka-isolate na ngayon ang 5 public school teachers sa Isulan Sultan Kudarat matapos na magkaroon ng close contact sa nasabing kapwa guro na nasabi dahil sa COVID-19 sa Sultan Kudarat. Isinasagawa na rin ng mga otoridad ang contact tracing ng mga nakasalamuha ng nasawing guro. Lahat ng mga kamag-anak ng 4 na mga guro ay negatibo naman sa isinagawang COVID-19 rapid test. Hindi tinukoy sa report kung saang paralan sa isulan nagkaroon ng posibleng local transmission. Tumanggi munang magbigay ng payag ang Department of Education Regional Office 12 hinggil sa pagkasawi ng nasabing guro. Sa kaugnay na balita, umabot sa 53 kabahayan na naka-lockdown sa probinsya ng Sultan Kudarat upang tapos maitalang isang COVID-19 positive case. Ayon kay Isulan Mayor Marites sa Palasige na hindi buong purok at mas lalong hindi buong bayan naman na naka-lockdown. 4 na bahay lamang ang naka-lockdown sa isang purok sa Barangay Kalawag 2. Naka-preemptive lockdown din ang 7 pamamahay sa Barangay Kalawag 1 at 42 ng mga kabahayan naman sa Barangay Sampawa. Kinumpirma ng alkalde na ito yung mga lugar na napuntahan naman noon ang pasyente bago pa man dinala sa ospital at nasuwi. Ang paglilinaw ni Mayor Palasige na sa kumakalat na balita na buong bayan ng isulan na naka-lockdown ay fake news umano ito. Sa ngayon, naglunsad na ng contact tracing ang Municipal Health Office ng bayan sa mga nakasalamuhan ng biktima at hinigpitan pa ang mga health protocol sa bayan ng isulan kontra COVID-19. Inihayag ng Provincial Health Office o PHO na umakyat na o umakyat pa ang kaso ng coronavirus disease sa lalawigan ng Agusan del Sur sa 58. Sa naturang bilang, 20 pa ang aktibong kaso o patuloy na ginagamot. Sa gitna nito, may 38 pasyente naman ang naka-recover mula sa respiratory illness. Samantala sa ngayon, may 29 na mga probable cause o probable case kung saan 15 nito ang suspect case na kasalukuyang naka-quarantine na. Mababatid na may mataas na bilang sa naturang sakit ang Bayugan City sa 4, tigtatlong naman sa San Francisco at Prosperidad habang tigdadalawang kaso sa mga bayan ng Veruela, Loreto at Esperanza. Ang tigisang aktibong kaso sa bayan ng Punawan, Rosario, Talacogon at Sipagat. Oras natin mga brigada, alas 7:45 na po ng umaga. Oras natin sa atin ang Power Reserve Capsule. Ang pinaka-epektibo natural no side effects recommended dosage, take 2 capsules 3 times a day, 1 hour after meal. Power Cells Herbal Capsules. At hindi ng Power Cells Soya Coffee, pampa healthy na energy drink pa. Power Cells Soya Coffee, masarap araw-arawin. Power Cells Soya Coffee. IMAX Plus Adult Herbal Capsule, mas malakas na pampalakas. 24 oras, tataga na sila ready. Go on, Nutri-Cleanse Herbal Capsule, para po sa mga gustong sumeksit, magbawas ng timbang.
NutriCleanse, salinis tiyan, sexy tiyan. This portion is brought to you by NutriCleanse Herbal Capsule. Ang pinaka-epektibong cleansing puno sa nutrients. NutriCleanse Herbal Capsule, FDA approved with FR number 95233. NutriCleanse Herbal Capsule. Diyan na malinis, iwas disease. Brigada! Brigada! Balita alas 7. Sa mga bagong balita. Brigada Balita. Brigada National. Sa ating mga balitang pambansa, hiniling ng Armed Forces of the Philippines na pansamantalang ilipat sa kanilang kustudiya si Abu Sayyaf Saba leader Idang Susukan para sumailalim sa tactical interrogation. Ito ang paliwanag ni PNP spokesperson Police Brigadier General Bernard Banak. Bakit nila inilipat sa Campo Aguinaldo si Susukan na kasalukuyan nasa kustudiya ng PNP? Si Susukan ay mapayapang isinuko ni MNLF Chairman Nur Misuari sa PNP sa Davao City matapos isilbi sa kanya ang mga warrant of arrest para sa 23 kaso ng murder, 5 kaso ng kidnapping at serious illegal detention at 6 na kaso ng frustrated murder. Muli nang sinabi ni PNP Davao City Director Police Colonel Kirby Johnny Craft na dadalhin sa Campo Crame mula Davao si Susukan dahil siya ay isang high risk detainee. Ayon kay Banat, posibleng i-turnover na nila agad sa militar si Susukan pagdating nito sa Maynila dahil sumailalim na rin ito sa booking procedure gaya ng pagkuha ng fingerprint, mag-shot at iba pa sa Davao City Police Office. So, iba pang mga balita, inanunsyo kahapon ng Department of Education o DepEd na sa October 5, 2020 na ang pagbubukas ng klase sa privado at pampublikong paaralan sa bansa sa halip na August 24. Ayon kay DepEd Secretary Leonor Briones, batay ito sa natanggap nilang memorandum mula sa tanggapan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni Briones na gagamitin daw nila ang panahon para ayusin ang ilang mga problema, particular sa logistics, bunsod ng pagsasailalim ng Metro Manila at ilang mga karatig lalawigan sa Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ. Una rito ay inirekomenda ni Senator Bongo na iurong ang pagbubukas ng klase sa Oktubre para mabigyan ng sapat ng panahon ang mga mag-aral, guro at paaralan na makapaghanda. Rapido! Brigada Balita! Brigada National! Mabilis na inaprubahan ng House Committee on Basic Education and Culture ang unnumbered substitute bill para sa modernization at digitalization ng mga pampublikong paaralan sa ilalim ng panukalang Establishing the Public Schools for of the Future and Technology o PSOF na iniakda ni Alpay Representative Joy Salceda, isang interagency task force ang bubuin upang maghanda ng curriculum, physical at digital infrastructure sa mga pampublikong paaralan. Gayon din ang teaching skills ng mga guro para sa digital economy. Bukod dito, itinutulak din na malagyan ng internet access ang lahat ng mga pampublikong paaralan sa bansa upang maalis na ang dibisyon sa pagkatuto ng mga mag-aaral at maitaas ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Kasama din sa panukalang pag-develop ng Department of Education ng e-learning resources at pagpapaiting pa sa private-public partnership upang mas mapabilis ang pagiging digital ready ng mga public school. Kasabay nito, inaprobahan din ng committee ang last Public Schools Act. Layo naman ng panukala nito na magtayo ng mga basic education school sa mga malalayong lugar kasama na ang mga geographically isolated conflict-affected school at indigenous people's communities. Walang magiging epekto ang mga pahayag ng tiwala ni Pangulong Rodrigo at Duterte sa kalalabasan ng pag-aaral ng mga eksperto ng bansa sa Sputnik V vaccine ng Russia. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, ang mga mag-aaral o pag-aaral kasing ito ay gagawin ng mga scientist at hindi mga politiko. Ibig sabihin, susunod aniya sa maigpit na scientific protocols ang mga magsasagawa ng pag-aaral. Matatandaan na una nang sinabi ni Secretary Roque na bukod sa una nang napagkasunduan ng Gamaleya, Department of Science and Technology, DOST, at Department of Health o DOH na kooperasyon para sa pagsasagawa ng Stage 3 clinical trial para sa COVID-19 vaccine ng Russia, ang DOST ay gagawa rin ng hiwalay na pag-aaral na popondohan na rin mismo ng DOST. Rapido! Brigada Balita! Brigada National!
Samantala, asahan ang pagsirit sa bila ng mga recoveries na pasyente ng COVID-19 matapos ihayag ng Department of Health na muli sila magkakaroon ng tinatawag nilang offline recovery sa darating na linggo. Ang tinatawag na time-based recovery ay tumutukoy sa mga mild o asymptomatic na pasyente na nakatapos na ng 14 na araw na quarantine mula nang maramdaman ang sakit at isasama na sa bilang ng recoveries. Matatandaan na ang sistema ng pagulat na ito ang dahilan ng biglaang paggaling na nasa 4,000 pasyente noong July 13 at napakataas na 37,000 itong nakalipas na July 13 na ikinagulat ng marami.